mga kwento ni Felmo. Magandang araw po sa inyo, Sir Seth. Isa ako sa mga tagapakinig ng dalawang channel mo. Dahil marami po akong narinig na kwentong aswang sa dalawang channel na yon, naisipan ko ring ibahagi ang katakot-takot ko na mga karanasan tungkol sa nilalang na ito. Bale, dalawang kwento po ang ibabahagi ko. Ang una kong ibabahagi ay karanasan ko noong ako ay buntis sa panganay ko. Ako po pala si Ann, Palayaw. Tubong Negros Occidental ako. Ang lugar namin ay mayaman po sa palay at ubo, umakong tawagin. Noong mga panahong nangyari ito ay nagtatrabaho ako sa syudad noon. Medyo malayo-layo ito sa lugar namin. Isa akong promo girl sa isang mall. Ang pasok ko ay mula alas 8:40 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang day off ko naman ay Biyernes. Ilalarawan ko lamang po yung lugar namin. Mula sa bahay namin, tatlong sakay pa ito bago ka makarating sa syudad. Ang bahay namin ay malapit lamang sa sakay ng tricycle papuntang labasan. Mga 15 minuto ang biyahe at masasabing medyo liblib pero simentado naman po yung daan. Pagdating ng labasan ay sasakay naman po ulit ng tricycle. Yung malaking tricycle po ito na kasya 10 katao. Wala pang social distancing noon. Pagdating sa bayan, sasakay naman po ulit ng jeep papunta sa isang partikular na syudad. Hindi ko na lamang po babanggitin kung anong syudad yon. Bale, isang oras at kalahati ang babayahin ko noon. Pag nag-a-out ako ng alas 8 ng gabi, mga pasado alas 10 bago ako makauwi ng bahay. Minsan umaabot pa ng alas 11 kasi minsan traffic dahil nga sa uwian na. Wala akong nakakasabay sa oras ng aking pag-uwi. Kaya minsan, nagpapasundo ako sa may labasan kung wala na akong maabutan na pwedeng sakyan. Yung kapatid ko na lalaki o di kaya si mama at ang isa kong kapatid na babae ang sumusundo sa akin sa oras nang wala na pong pwedeng masakyan sa may labas. Madagdag ko lamang na panganay ako sa 5 magkakapatid. Yung pangalawa ay lalaki at yung 3 na natira ay puro babae na. Nag-aaral silang lahat noon. Kaya bilang ate ay gusto kong tulungan sila mama at papa sa gastusin. Mahigit 1 taon naman po ako sa trabaho ko noon. Sa panahong ito ay meron akong nobyo. Matagal naman na po kami at alam din naman iyon ng aking mga magulang. Yung nobyo ko ay tawagin niyo na lamang po sa pangalang Ken. Para mas mapabilis yung kwento natin, dumating yung punto na nagbunga po ang palagi naming pag-check-in ng nobyo ko. Kadalasan po kasi kapag day off ko nangyayari yon. So ayun nga, 2 buwan na akong delay noon at para masagot ang kutob ko, nag-pregnancy test po ako at ayun nga, positive. Agad ko naman iyong pinaalam sa mga magulang ko at sa nobyo ko. Hindi naman sila nagalit sa akin dahil nasa tamang edad naman po ako noon. Masaya pa nga po sila dahil magkakaapo na po sila noong mga panahon na yon. Dito, pinaalalahanan na lamang ako ng aking mga magulang na mag-ingat dahil nga sa buntis ako. At yung mga buntis nga ay habulin nga daw ng mga aswang. Naagad ko namang sinunod dahil naniniwala naman ako sa mga nilalang na ganyan. Tandang-tanda ako yung araw na yon. Martes, buwan ng Mayo. Nasa 3 buwan na po ang ipinagbubuntis ko noon. Nag-out ako ng alas 8 ng gabi sa trabaho ko. Nakarating ako sa may labasan sa amin mga pasado alas 10 na. Nung araw na ito ay hindi po ako nasundo ng asawa ko dahil sa nag-text yun sa akin na uuwi daw muna siya sa kanila dahil may ipapatrabaho ang kanyang tiya sa kanya. Ay nga po, pagbaba ko ng tricycle ay walang nakatambay na kahit na isang tricycle sa may labasan. Wala nang tao sa mga daan ng oras na yon. Bali sa labasan na ito ay pagtawid mo ng kalsada sa gilid ay merong maliit na kubo. Ang kubo na yun ay dyan nagpupwesto ng tindang isda yung taga sa amin. Pero paggabi ay sarado yon at
meron lamang ilaw sa may labas. Sa gilid naman ng kubo ay merong mayayabong na puno ng kawayan. Doon palagi nakapwesto yung mga tricycle kasi hindi doon mainit kapag tanghali. Pero kapag gabi, pag dumaan ka doon banda ay sadyang nakakatakot talaga. Dahil nga sa sobrang dilim at talagang napakamasukal doon. Doon naman banda sa kabilang kalsada kung saan ako bumaba ng tricycle. Sa gilid nun ay merong puno ng mangga. Tumayo ako doon banda sa gilid ng kubo na merong ilaw. Nagsiselfone kasi tinetext ko sila mama na magpapasundo ako. Gawa ng walang tricycle na nakatambay doon. Habang naghihintay ako ng reply ni mama ay nagmamasid ako sa paligid. Maya-maya pa, meron akong narinig na huni ng tiktik. Napakalakas yun na para bang mula sa may itaas ko lamang. Hindi ko yun pinansin pero paulit-ulit at manay yung huni nito. Maya-maya pa, mahina na po yung huni na para bang nasa malapit ko lang. Hanggang sa walang ano-ano, nagulat ako nang biglang merong dumapo doon banda sa ibabaw ng puno ng mangga. Wala pong hangin doon pero yung mga sanga at dahon ng mga mangga ay parang sumasayaw na para bang may nakatungtong na mabigat na bagay doon. Kunwari, hindi ko yan pinansin Sir Seth. Pero sa totoo lang, grabe na yung kaba na nararamdaman ko noon. Napakatahimik ng paligid at iilang taga sa kayan lamang ang dumadaan doon. Mahigit 15 minuto na po akong naghihintay sa reply ni mama pero wala pa din. Napagpasyahan kong maglakad-lakad na lamang papasok sa amin noon. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako mula sa kinatatayuan ko ay nagulat ako ng merong dumaan na napakalaking ibon sa taas ko lang. Kulay itim po yun na may ihahalin tulad mo sa kulay ng paniki. Sa kaba ko, agad akong bumalik doon sa kubo, yung merong ilawan. Nanginginig na ako sa takot noon dahil wala man lang akong dalang pangontra. Hindi ko inalis yung tingin ko doon banda sa madilim at masukal na bahagi ng kawayan. Dahil doon po pumunta ang ibon na parang paniki kanina. Tapos, ilang saglit pa, meron akong naaninag na para bang anino ng tao mula doon. Naglalakad yon, papunta sa akin. Nang mahagip na po ng ilaw mula sa kubo ay nagulat ako kung sino yung tao na yon. Matandang babae na isang bantog o pinaghihinala ang aswang sa lugar namin. Nakatingin yon sa akin. Medyo malapit-lapit na siya noon at inunahan ko na po ito ng bate. Sabi ko, maayong gabi, Ichay. Magandang gabi, Manang, sa Tagalog. Agad naman iyong nagsalita ng, gabi ka na pala umuwi. Wala ka man lang bang sundo. Delikado pa sa dilim, baka makunan ka. Nagulat ako nun, Sir Seth, sa sinabi niya dahil paano niya nasabi na makukunan ako. Eh, hindi naman niya alam noon na buntis ako. Kumbaga kami-kami lamang ng pamilya ko ang nakakaalam noon. Agad ko naman siyang sinagot ng pabiro na makunan siguro ng bilbil, Manang. Sabay ngiti ng pilit. Ngumiti lamang iyon ng makahulugan sa akin at nagpatuloy na siya sa paglalakad papunta sa kabilang kalsada. Meron din kasing kanto dun banda. Papasok pa yung bahay nila doon. Maya-maya pa, meron ang paparating na tricycle doon banda galing sa amin. Nung nakalapit na ay agad ko namang nakilala yung driver noon. Kapatid ko na lalaki na kasama si mama at yung isa ko pang kapatid na babae. Doon na ako nakahinga ng maluwag. Tinanong ko sila na medyo naiinis ako kung bakit napakatagal nila. Gawa ng dala ng takot na rin ako noon. Agad namang sumagot si mama na ayaw daw umandar ng tricycle ng kapitbahay namin. Nahirapan yung kapatid ko at hindi niya masyadong makontrol yung tricycle. Hindi rin daw makareply si mama noon kasi wala siyang load. Pagdating sa bahay, mga bandang alas 11,
Pagpasok ko pa lamang ng pinto ay para bang nanghihina na yung katawan ko. Yung parang pagod na pagod ako. Umupo ako sa upuan naming kawayan. O Inday, bakit parang pagod na pagod ka? Okay ka lang ba? Tanong ni Papa sa akin noon. Wala pa. Pagod lang siguro sa biyahe. Maya-maya, dun ko na rin ikinwento sa kanila yung naranasan ko doon sa may labasan. Yung nakita ko yung bantog na aswang na yon. Siyempre, nag-alala yung mga magulang ko. Gawa nga ng hindi naman magpapakita yung mga yon kung hindi nila naaamoy na buntis ako, diba? Napakabango ko daw kasi sa ganung mga nilalang. Ngayon daw na nalaman niya ng buntis ako ay paniguradong hindi ako tatantanan na matandang yon. Pinagsabihan ako na mag-resign na lamang ako sa trabaho at dito na lamang ako sa bahay. Tutal, wala namang klase noon, kaya hindi rin umano sila mahihirapan sa mga gastusin sa bahay. May trabaho naman si Ken, yung nobyo ko, kaya mabibigay niya naman yung mga pangangailangan ko. Hindi ako nagdalawang isip na sumang-ayon kay Mama noon. Nakakapanghinayang pero wala akong magagawa dahil para sa anak ko naman yon. Nagbihis ako at nag-half-bath at agad na umakyat sa itaas papunta sa kwarto ko para matulog na. Hindi na ako kumain noon, gawa ng busog naman ako sa merienda ko noong bago ako makauwi. Bali yung bahay namin, gawa sa kawayan yung haligi dati. Tapos, hardy flex naman yung dingding at manipis na yero yung bubong. Merong dalawang palapag po yung bahay namin nang hindi pa yun napapaayos. Tatlong hagdang kawayan lamang po yun kaya naman mataas. Sa itaas, dalawang kwarto. Yung isa ay sa akin kasama ko po yung dalawa kong kapatid na babae. Pero kapag umuwi doon ang asawa o nobyo ko ay doon sila natutulog sa kabilang kwarto. Ang kwarto naman na yun ay sa kapatid kong lalaki. At ang kapatid kong lalaki ay doon na lamang sa may sala sa may upuan na kawayan. Mahaba naman yon at kasyang-kasya sa doon. Sina Mama at Papa naman at yung bunso naming babae ay doon natutulog sa luma naming tindahan o tiyangge. Alos nakadikit naman kasi yon sa bahay namin. Nung gabing yon sa pagtulog namin, may naririnig pa kaming mga huni na parang dumadaan-daan lang. Hindi na lamang namin yun pinansin. Hanggang sa nakatulog na nga ako noon. Nagising ako alas dos na madaling araw. Nakaramdam ako ng pagkaihi noon. Ginising ko yung kapatid ko na babae na samahan akong umihi sa may baba dahil nandun yung arinola namin. Arinola yung ginagamit ko kasi hindi ako pinapayagan ni Mama na lumabas sa madaling araw para umihi sa banyo namin. Yung banyo kasi namin na ito, nakahiwalay ito at nakalagay doon sa may likod banda. Nasa baba na kami noon. Napakatahimik habang umiihi ako. Nang merong narinig yung kapatid ko, natawagin na lamang natin sa pangalang Princess. Ate, naririnig mo yun? Tanong niya ng pabulong sa akin. Sabi ko yung alin. Sabi niya, para umanong merong manok sa may labas. Ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Matapos kong makatayo sa kinauupuan kong arinola, niyaya ko na yung kapatid ko na umakyat. Agad naman siyang sumunod. Nang nasa kwarto na kami, agad kaming bumalik sa hinihigaan namin noon. Habang tahimik ang paligid, naririnig ko na yung sinasabi nitong kapatid ko nang nasa baba pa lamang kami. Tunog manok yon. Yung para bang inahing manok na merong bagong mga sisiyo. Tinapik ko yung kapatid ko. Sabi niya, Ate, meron talaga parang sa likod lamang ng bahay natin banda. Sabi ko sa kanya, hayaan na lamang at baka kay tatay yon. Si tatay po, yun po yung lolo namin. Kapitbahay lang din namin yon. Bali tatay yung tawag ko sa kanya. Hinayaan ko na lang yung humuhuni sa labas na parang manok na yon. Hindi ko na tinakot yung sarili ko, baka mas stress pa ako dahil sa takot. Tapos, narinig ko na merong bumukas sa pintuan ng tiyanggi namin.
Noong mga panahon na yun ay lumabas na pala sila mama at papa. Biglang merong parang umulan ng maliit na bato sa bubungan namin noon na ikinagulat at ikinagising naming magkakapatid. Yung mga narinig pala naming umuulan na yon ay saboy pala ng maraming asin ni na mama at papa yon. Sumisigaw ito na, "Puli na to, Chay!" Nang ibig sabihin ay, "Umuwi ka na manang." Nagpaparinig na pala sila noon kung ano man ang naroroon sa may likuran, malapit sa may kwarto namin. Agad naman pumasok si na mama at umakyat si mama sa kwarto namin. Ayon sa kanya, hindi umano sila makatulog ni papa dahil nagmamatsyag lamang sila sa paligid dahil alam nilang bibisitahin na naman ako nung Rosie na yon. Madagdag ko lamang na Rosie ang pangalan ng bantog na aswang na yon, yung nakita ko sa may labasan. Agad namang bumalik si mama sa kanilang silid at nawala naman po yung huni ng parang manok at nakatulog na ulit kami ng maayos noon. Kinaumagahan, nagising ako ng mga mag-aalas 8 na dahilan sa masyado akong napuyat noong mga nakaraang gabi. Alam niyo naman yung mga buntis, di ba? Maya-maya inaantok kahit kakagising lang. Pagkatapos kong mag-almusal ay inayos ko yung isusuot ko dahil aalis nga ako at pupunta ako ng office namin para magpasa na ako ng resignation letter. Mga bandang alas 10 ng umaga po yon. Nung paalis na ako, binigyan ako ni mama ng maliit na luya. Sabi niya, ilagay ko daw yun sa bulsa ko. Hindi naman ako nagtanong dahil alam ko naman kung para saan ang luya na yon. Pagkalabas ko sa may kalsada ay tiyempo namang meron ng tricycle. Agad akong sumakay papunta sa may labasan noon. Nung nasa labasan, habang naghihintay ng tricycle pabayan ay nakita ko itong si Aling Rosie na naglalakad papalapit sa akin. Nakatalukbong ito ng tuwalya sa ulo niya. Tapos habang papalapit siya, napakasama ng titig nito sa akin. Nilihis ko yung pagtingin ko sa kanya at tumingin ako sa malayo kunwari. Nang malapit na siya, agad ko siyang binati ng magandang umaga ho Aling Rosie. Na agad naman niyang sinagot na papasok daw ba ako sa trabaho noon. Sinabi ko na lang na wala akong pasok nung araw na yon. Hindi naman ito nakasagot. Naglakad lamang ito patalikod sa akin. Hindi ko na lamang din yun pinansin. Makalipas ang 5 buwan, nasa 8 buwan na ang pinagbubuntis ko noon. Buwan ito ng Oktubre. Nang buwan na ito, meron na akong munting libangan at yun ay ang pagbabantay ng tindahan namin. Binuksan ko yun kasi meron namang sapat na ipon pang kapital. Sa buwang ding ito, nasa bahay na po si Kenon, yung asawa ko. Nakikitira kasi malapit na akong manganak. Kailangan na kailangan ko siya noon. Bali ang plano ay saka na kami uuwi sa kanila kapag nakapanganak na ako. Doon pa rin po si na mama natutulog sa tiyanggi namin kapag gabi. Kami naman ang asawa ko ay sa iisang kwarto lang. At sa kabila ay yung 2 kong kapatid na babae at sa sala pa rin yung kapatid kong lalaki noon. Tandang-tanda ko ito, Sir Seth. October 22, gabi. Habang nanonood kami ng TV noon, panay na ulit yung huni ng tiktik sa may palayan. Bali kasi yung bahay namin ay napapalibutan ng puro palayan. Yung paglabas mo sa bahay, view ng palayan kaagad na makikita mo. Merong mayayabong na puno ng kawayan sa likod at puno ng mangga at sampalok. Karap ng bahay namin ay bahay din ni tatay o lolo namin noon. Panay ang huni ng ibon na ito sa may paligid. Meron naman kaming mga pangontra sa aswang noon. Gaya ng makabuhay na nilalagay ko sa mga bintana, buntot ng pagi, bagakay, at yung magulang na sanga ng kalamansi, yung may napakaraming tinik, at saka langis na dala ng asawa ko galing doon sa kanila. Binigay ito ng lola niya sa kanya na isa ring manggagamot noon. Pasado 9 ng gabi ay umakyat na kami ng asawa ko para matulog. Nakatulog na nga ang asawa ko at ako noon. Mga madaling araw, nagising ako gawa ng napakasakit ng tiyan ko.
Kinabahan ng asawa ko dahil akala niya manganganak na ako noon. Kakaiba kasi yung sakit noon. As in, naninigas ang tiyan ko na kumikirot sa loob. Agad namang kumuha ng mainit na tubig ang asawa ko dahil baka kinakabag lamang ako noon. Maya-maya pa, umakyat si mama. Pumasok sa silid namin sabay sabing, "Nasaan yung lana ko?" tanong pa niya. Tinuro ko naman yon, nasa ibabaw ng cabinet ka ko. Kinuha iyon ni mama at pinahiran ako ng lana sa tiyan ko. Maya-maya, nawala po yung sakit na yon. Tito, hindi ko na malayan na nakaidlip na pala ako. At pagkatapos nun, ang mga sumunod ay hindi ko alam kung panaginip ba o sadyang totoo. Kalahating gising at kalahating tulog ako noon nang makita ko ang nilalang na ito. Nakasilip siya. Nandun siya nakapwesto sa sira-sirang parte ng bubong namin noon. Yung parte ng yero na kinakalawang na at maraming butas-butas. Unang kita ko sa kanya, masasabi kong tao talaga siya. Kaso, napakapangit ng itsura. Tapos yung amoy nga ay parang yung amoy putik na sobrang anghit. Mahaba ang kuko niya na pilit binubuksan ang bubungan namin. Naglalaway ito na parang takam na takam sa akin noon. Hindi ako makagalaw. Pilitin ko mang sumigaw ay hindi ko talaga magawa. Hanggang sa tuluyan nang nabutas ng nilalang ang bubong namin na ito. At pilit niya akong inaabot ng kanyang mahabang kuko at nagwika ito ng, "Akin lang yan. Akin lang yan." Hanggang sa may malakas na tunog mula sa bubungan namin. At dun na ako nagising sa mga tunog na yon. Yung ingay na yun ay binabato na pala Sir Seth ang bubungan ng bahay namin. Si Papa at yung asawa ko ang nambabato sa labas noon. Sigaw sila ng sigaw ng, "Hoy aswang, umalis ka dyan. Gusto mo yatang paglamayan bukas ah. Alam namin kung sino ka at huwag na huwag mong papakialaman ang anak at apo ko." Sigaw na tugon ni Papa noon. Yung kapatid kong lalaki ay lumabas at merong dalang asin. Sinaboy niya yun sa may bubungan mula sa loob ng kwarto. At pagkasaboy na pagkasaboy niya noon, dinig namin ng napakalakas na ik noon. Yung parang boses na sasaktan. Mula sa labas, kitang-kita nila Papa kung ano yung umahon mula sa madilim na tinatabunan ng mayabong na dahon ng kawayan. Isang pusa. Ordinaryong laki umano pero walang buntot at napakalaki ng ulo nito. Agad iyong hinabol ng saboy ng asin ng kapatid ko. Umangil yun na para bang nasasaktan, sabay talon sa likod sa puno ng mga kawayan. Nang pumasok na sina Papa at asawa ko at kapatid ko ay doon na kami nag-usap sa nangyari noon. Kinuwento ko sa kanila lahat-lahat kung ano'y nakita ko sa panaginip ko. Noong mga panahon pala natulog ako, Sir Seth, yung mga tao sa bahay ay hindi makatulog dahil sa mga huni sa likod ng bahay at napakabaho umano ng tiyangaw noon. Tapos ay may bigla umanong lumundag sa bubong at naglakad. Yung masasabing parang tao kasi yumuyupi talaga yung bubungan namin sa bigat niya. Agad naman silang lumabas ni Papa noon para tingnan at si Mama ang naging kasama ko dito sa kwarto na ito. Ayon naman kay Mama, nung nasa kwarto daw kami ay kita niyang parang umuungo lamang ako. Tinatapik-tapik niya daw ako para magising dahil baka daw binabangungot lamang ako noon. Pero hindi nga ako magising-gising. Nanlalamig na umano yung mga kamay at paa ko noon. Kaya kinakabahan na siya nang bigla na lamang daw sumigaw yung kapatid kong babae na, ayun nga, merong tumutuklap umano ng bubungan namin. Kitang-kita niya umano na lumusot yung daliri ng nilalang sa butas ng bubungan namin noon. May itim umano yon at mahaba ang kuko. Natigilan ng nilalang na yon sa ginawa niya nang biglang may umulan sa may bubong namin. Yung mga panahon na nagsaboy na ng asin yung kapatid kong lalaki.
Dinig na dinig nila mama at ng kapatid ko yung pagsigaw ng nilalang sa itaas ng bubungan na yon. At doon na lamang ako nagising na pawisan. Pero nanlalamig yung mga kamay at bato ko. Ayon pa kay mama, hindi na yun babalik. Lumundag na yun malayo sa may kawayanan. Siguro ay dinadama umano niya yung hapdi ng asin na tumama sa kanya. Lumabas pa uli ang kapatid kong lalaki tsaka yung asawa ko. Naglibot sila sa paligid para siguraduhin wala nang aswang na ito. Wala naman silang nakita o naramdamang kakaiba sa labas kaya bumalik na lamang sila sa loob ng bahay namin. Ako naman tahimik lang at parang hindi makapaniwala dahil totoo pala talaga ang mga aswang na yan. Muli naman akong pinahiran ni mama sa tiyan ko ng langis noon. At pagkatapos ay sinabi niyang magpahinga na kami ni Ken. Dahil bukas din ay aalis na kami sa bahay na yon. Doon na muna akong maniraan kila Ken hanggang sa mga anak ako. Mabuti nang doon ako kasi syudad doon at malayo sa mga masasamang nilalang. Sila na lamang daw ni Papa ang bahala sa mga negosyong naiwan ko. Ang mahalaga ay ligtas kaming dalawa ng apo ko. Subali, ayon. Kinaumagahan, agad akong nagligpit ng mga gamit ko na pwede kong dalhin doon sa lugar ng asawa ko. Hiniram ng kapatid kong lalaki yung tricycle ng kapitbahay namin at siya na umano yung maghahatid sa amin sa labasan noon. Nung nasa labasan na kami, nakita ng kapatid ko itong si Aling Rosie. Nakatalukbong na naman ito ng tuwalya at noong pababa na kami ay saktong nakatingin umano yon sa amin ng masama. Napansin ng asawa ko yung braso niya at mukha niya na parang may mga bulutong noon. Inakala pa nga ng asawa ko noon na pangit talaga o dugyot yung balat nito ni Aling Rosie. Sabi naman ng kapatid ko, pasalamat na lamang yung matanda at hindi siya napuruhan ng asin noong nagsasaboy siya. Sabay tawa na parang nangiinis pa noon. Nakatayo lamang si Aling Rosie habang pasulyap-sulyap sa amin noon. Kunwari ay nag-uusap sila ng katabi niya. Pero hindi niya alam na siya lang yung binabantayan din namin. Hanggang sa may dumating na tricycle na papuntang bayan. Agad yung pinara ni Ken at nagpaalam na kami sa kapatid ko. Pagdating namin ng asawa ko sa kanila ay winelcome naman ako ng kanyang tiya, lolo at lola. Wala yung mama niya dahil nagtatrabaho yun sa ibang bansa. Yung papa naman niya ay sumakabilang buhay na. Meron siyang isang kapatid at kasalukuyang nasa ibang bansa rin noon. Noong nakapagpahinga na ako ay tinawag ako ng lola ni Ken, yung nagbigay sa amin ng langis. Sabi niya pumunta daw ako at tatawasin niya umano ako noon. Ramdam kasi umano niya nung nakita niya pa lang ako na meron nang kakaiba sa pagbubuntis ko. Agad naman akong lumapit sa kanya. Yung akala ko nga noon magtitirik siya ng kandila sa tubig eh. Hindi pala yon. Kinuha niya na lamang yung kamay ko at pinulsuan niya lang ako. Agad niyang nahulaan na meron niyang aswang ang sabik na makuha ang bata sa sinapupunan ko noon. Mabuti na lamang daw at naisipan naming dun na ako manganak sa kanila dahil hindi daw ako tatantanan ng aswang na yon. Sinabi niya rin sa akin na meron siyang tanim na tapol na luya doon sa hardin niya. At tuwing aalis ako, maghukay lamang ako doon ng maliit na parte. Mabisa umano yun panlaban sa masasamang nilalang katulad ng aswang. Hanggang sa nanganak na ako, nagsilang ako ng malusog na sanggol na lalaki noon. Sinamama na lamang ang dumadalaw sa amin paminsan-minsan at hanggang sa mag-aanim na buwan na yung anak ko ay napagdesisyonan namin na umuwi na muna kina mama. Dahil gusto ko ring makatulong sa asawa ko noon at gusto kong makahanap ulit ng trabaho. Bali, si mama na lamang yung magbabantay sa anak namin nang sa ganun ay makaipon kami para sa future namin noon. Nag-training ako bilang isang massage therapist. At pagkatapos ng training ay nakapasok naman agad ako bilang massage therapist sa isang salon noon. Hanggang dito na lamang po muna yung kwento ko tungkol sa karanasan ko nung ako'y nagbubuntis. Sa pangalawang kwento ay
ibabahagi ko naman ang karanasan namin ng best friend ko noong nagbubuntis din siya. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Mata ako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, alam niyo na yan, i-message niyo ako sa Facebook, Facebook page, Instagram, email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request via comment section dahil hindi po natin yun ina-acknowledge, okay? So yun, shoutout sa new at nag-renew ng mga badges nila sa membership. Salamat sa iyo, Elion Elise Elizer Matalubos, ganda ng pangalan. New member po natin, happy 1 month sa iyo, Junjun Arquisola. Happy 2 months, Marie Antoinette Motay. Happy 3 months, Jamie Alcoriza. Happy 6 months, Rem Paulo Tagal. At happy 7 months, Ma'am Jutesa Moore. Happy 9 months, Ma'am SJ Gregorio. Salamat po sa inyo. Sa mga nag-message naman sa atin, Sir Seth, pa-shoutout po ako at ang pinakapogi kong asawa na si Errol John Gauran. Pabati na rin po sa anak ko na mag-second birthday ngayong October 18. Maraming salamat po and God bless, happy birthday. Pau Agting Gauran. Hello sa inyo. Next is from Torch Kate Conseja. Good day kuya Seth. Pag-greet naman po sa amin ng mahal ko na si Sheila ng happy first anniversary. Belated po. O kahapon pa to. Sorry. Laban lang. Pareho tayong makikipagdigma sa hamon ng buhay. Basta walang susuko. I love you daw. See you on my birthday next. Thank you kuya sa palaging pagpansin sa mga pa-shoutout ko. God bless and more power. Salamat din. From Jess Gistoni, Sir, pa-shoutout, isang favorite kasi ng pamangkin ko yung opening mo, yung title ng YouTube channel mo, ang mga kwento ni Thelmo. Pwede po bang pabanggit ang mga pangalan nila sa nakakatakot na way? Tinakot mo pa. Sige, hello sa inyo. Asher, Suz, Margo, at Marix. Nakakatakot ba yun? Maraming salamat ulit, boss. Keep safe, support lang from Jess Gistoni. Salamat. Good evening sir, new avid listener po ako from Negros Oriental. Pa-shoutout lang po ang mga taga dito sa Negros. Thank you so much po. From Nika Yap Mueko. Yun. Next is from Noemi Nicole. Hi po Mr. Seth, pa-shoutout po sa next vlog ang Garperio family at Lozano family. Sana po ay mapansin, salamat, hello sa iyo. Maraming salamat Ma'am Noemi Nicole. From shoutout sa iyo Noah Hipolito. Next is from Catherine Abadingo. Sir, shout out. Sorry, nakalimutan ko po kasing spelling ng pangalan mo. Anyways, pwede pong pa-shout out tsaka sa mama ko rin na si Janet Albesa. Sige sir, salamat po. From Ma'am Catherine, hello sa inyo. Happy birthday, Iggy Puzon. Iggy, tama. Tama, di ba? Happy birthday sa iyo. From Randall Pascual. Sir, gabi-gabi ka akong nakikinig ng mga kwento mo pampagising sa work. Hello sa iyo. From Karen Fo. Sir, silent listener po from Hong Kong. Pa-shoutout naman po sa next upload nyo. Pag-greet na din ng happy birthday ang Mama Sara Ranara at anak kong si Randel. Thank you, sir. Kumahol na naman yung mga aso ko. From Angelo. Good day, Sir Seth. 1 year na po kami nakikinig sa inyo. Shoutout naman po kay Lavin Inventor na nakikinig habang nagmo-module. Hello sa'yo. Lavin Inventor ba to? Tama. Hello sa'yo. Shoutout kay Kurt Peñafiel. Kay Merly Persoso na... Isa pa ako sa masugid niyong taga-subaybay, hindi kompleto ang araw ko kapag hindi ko napakinggan ang bagong upload niyong kwento. Pabati po ng happy birthday ang lukarit pero mabait kong kaibigan na si Gemma Ramos ng happy birthday. Sana boss, bawasan mo yung pagkaloka-loka at mag-iingat lagi sa pagtinda. Promise, Merly Persoso, vendors ng MIC. Maraming salamat po, maraming salamat. Shoutout kay Solera Jerome. Kay Leilani na nagpapa-shoutout, lagi daw siya nakikinig sa mga stories, tsaka curious po ako sa itsura mo. Nako po, nasa picture naman, pasa picture naman dyan. Salamat Ma'am Leilani. From Van Marie Gosi. Sir, avid listener mo po ako at pati yung asawa ko every morning. Pagkagising sa umaga ay nagda-download na po ako ng bagong upload ninyo at sabay namin pinapakinggan ng asawa ko. Shoutout sa aking sweetheart na si Jonald Guse. Na siguradong matutuwa kapag napakinggan ang greetings na ito. Salamat po sa inyo, ingat po kayo palagi. From Chichay Iscano, Sir, tamang birthday ko last October 8. Magpapa-shoutout sana ako kasi nakakalimutan ko dahil sa busy sa work. Yung ibang experience ko baka next week na pag hindi na ganong busy. Salamat po ma'am, belated happy birthday.
Pa-shoutout po sir, new subscriber. Ang ganda ng mga stories, inaaraw-araw ko na. James Moreno from Canada po. At sa anak ko na si Ramram. Salamat. Hello po. Ingat po kayo dyan. Next is from Sir Thelmo. Pwede pong pa-shoutout sa Kacha family sa Victoria, Laguna. Especially sa aming cute na daughter na si MM at sa Ocampo family po sa Nasugbo, Batangas. Kay MJ at Jovic Binisaya na naman. More power and more subscribers po. Thanks from Beth and Son in Dubai. Son of Mako. Hello sa inyo. Ingat po kayo dyan. And last but not the least, happy birthday sa'yo. Yung nagbigay sa atin dati ng litsyong manok at baboy, Hermie. Maraming salamat. Ayun lang mga kagiliw. Maraming salamat po. Bukas ulit.